Magandang araw muli, narito ulit si Sir Taz upang mag-discuss regarding sa dividing decimal. So itong video na to ay karugtong sa una nating video na na-upload sa topic na addition, subtraction, and multiplication. So since mahaba masyado ang video, so ito yung karugtong na video. Shout out dun sa nag-request nito, sa isa kong subscriber. Ito yung karugtong ng video natin. Okay? So, sa dividing in decimal, so medyo komplikado to. Kasi hindi easy yung pag-divide ng decimal. So, let's start. Mayroon akong apat na example. Number 1 is 6.6 divide 0.02. Pangalawa is 2.45 divide 1.2. And yung pang-apat natin is, ang pangatlo ay 5.41 divide 13, saka 4, pang-4 natin is 9.6 divide 0.3. Okay. So, sa division, pag ganito ang pagkasulat niya, ay dapat i-rewrite natin siya. Ito, sa loob, ito yung sa labas natin. Okay? So, unahin natin ito. 0.02 divide, ito yung sa loob natin, 6.6. Okay. So, kung napapansin nyo, mayroon tayong point dito. So, gagawin natin siyang whole number yung sa labas para hindi tayo mahirapan magdi-divide dito. Okay. So, ang gagawin natin dito is move tayo isang basis to the right. Okay. And then, pag na-move tayo dito ng isang basis, mag-move din tayo sa loob ng isang basis. So, ibig sabihin, kung ilang basis ka mag-move dito para maging whole number yung sa labas, ganun din ang gagawin mo dito sa loob. Okay? So, let's start. So, mag-move tayo ng one basis. Mag-move din tayo ng dito, ng isang basis. So, magiging ganito na to. 2 divide 66. Okay. So, magiging whole number na siya dito. And then dito, naging whole number din kasi nag-move tayo ng one place to the right. And then dito, nag-move din tayo. Okay? So, 2 divide 6 is 3. Okay? So, 3. Ngayon, pag nagtatapos ng divide, i-multiply mo na naman siya ngayon. Okay, 2 times 3 is 6. Okay? And then, isusubtract natin yan. 6 minus 6 is 0. So, baba natin yung 6 natin kasi 0 divide 2 is cannot be. Baba natin, bring down. So, 6 divide 2 is 3. So, 3 times 2 is 6. So, i-minus natin. Okay. So, 0. So, ang sagot natin ay 33. Okay? So, sagot natin dito is equal to 33. Okay. So, nakuha. Okay? Pangalawa. So, ganun din ang gagawin natin ulit. Ito nasa loob, ito yung nasa sa labas. Okay. So, unahin natin to 1.2 divide 2.45. Okay. So, ganun ang gagawin natin. Mag-move tayo para maging whole number to sa labas. I-move natin one time to the right. Okay. So, magiging ganito to 12 divide. So, kung nag-move tayo dito ng one place, so mag-move din tayo dito sa loob ng isang basis. So, ito magiging 24.5. Okay? Nasundan ba? Okay. 24 divide 12. So, ano yung number na i-multiply natin sa 12 para magiging 24? Or,
less than 24. Ano yung number nun? So, 12. Pag 1, 12 lang. So, mababa masyado. So, mumultiply tayo ng times 2. Okay? So, 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 22. So, 24. So, ibig sabihin, 2 ang number na i-multiply natin sa 12 para magiging 24. Okay? So, multiply natin 24. Subtract. 24 minus 24 is 0. So, bring down 5. So, yung decimal natin is ilagay natin dyan. I-akit natin. And then, 5 divide 12. So, since hindi siya pwede, magdadagdag tayo ng ilagay natin ng 0 kasi cannot be siya. So, 0. So, magdadagdag ulit tayo ng 0 dito. So, bring down 0. 50 divide 12. So, mag-isip ulit tayo ng number. What number na imumultiply natin dito para maging equal to 50 or less than 50? But not more than 50. Okay? So, 12 times, for example, 3. Okay? So, 3 times 2 is 6. 3 times 1 is 3. 36. So, medyo malayo-layo. So, how about 4? 12 times 4. So, 4 times 2 is 8. 4 times 1 is 4. So, 48 siya ang mas malapit. Kung alin yung mas malapit na number sa 50, dun tayo. So, ibig sabihin, ang number na kukunin natin is 4. So, ilagay natin yung 4 dito. And then, mumultiply natin. 4 times 12 is 48. Ilagay natin dito. And then, subtract. Okay? So, 0 minus 8. Ito magiging 10. Ito magiging 4. Okay? So, 10 minus 8 is 2. 4 minus 4 is 0. So, dagdag ulit tayo ng 0. Okay? And then, bring down 0. So, how many times? 20. How many times? Si 12 sa 20. Pag 2, sobra siya, 24. So, 1 lang. Okay? 1 times 12 is 12. Subtract. Ito, magiging 1. Ito, magiging 10. So, 10 minus 2 is 8. Okay? And then, 12 divide 2 is cannot be. So, dagdag tayo ng 0 ulit. And then, bring down 0. So, 80 divide 12, mag-multiply tayo ng number na hindi lalagpas ulit dito sa 80. So, for example, sa 5. Okay, sa 5. 2 times 0, 10, so 1. 5 times 1 is 5 plus 60 lang. So, how about 6? Okay? 2 times 6 is 12. Carry 1. 6 times 1 is 6. So, plus 1 is 7. 72 lang. Okay? So, how about 12 times 7? Okay? 7 times 2 is 14. Carry 1. 7 times 1 is 7 plus 84. So, ibig sabihin, sumubra, exist na si 7 pag i-multiply sa 12. So, ibig sabihin, si 6 lang ang kukunin natin. Okay, 6. 6 times 12 is 72. Okay? So, 72. Ito, i-subtract natin. 10, ito magiging 10. Ito magiging 7. 10 minus 2 is 8.
Okay? So, ibig sabihin, paulit-ulit na lang to. So, walang katapusang number yan. So, ibig sabihin, kahit ito na yung sagot natin. So, ang sagot natin dito sa number 2 is 2.0416. Yan. Okay? 2 points. So, ito yung sagot natin sa number 2. So, ibig sabihin 2.0416666 na yan. Okay? So, kaya may bar sa taas kasi paulit-ulit na yung 6 na yan. Number 3. So, tapos na tayo sa dalawa. Sa pangatlo. Okay? So, ganun pa rin ang gagawin natin. Ito ay sa labas. Ito yung sa ilalim. Okay, copy. 1.3 divide 5.4. Move natin yung decimal places sa to the right para magiging whole number sa labas. Ito magiging, pag nag-move tayo, magiging 13. Ito. 13. So, magiging 13 na siya. Divide. So, pag nag-move, since nag-move tayo dito ng 1, mag-move din tayo ng 1. Yan. So, magiging 54.1. Okay? Magiging 54.1 na siya. 54 divided 13. So, anong number ang pwede natin multiply sa 13 para magiging 54 or less than 54? But hindi siya lalagpas ng 54 dapat. Okay, for example, hanap tayo ng number 13 times pag 3. Okay, subukan natin sa 3. 3 times 3, 9. 3 times 1 is 39. So, 3, 39 siya. How about 4? 13 times 4. 3 times 4 is 12, 21. 4 times 1 is 4 plus 1 is 5. So, ibig sabihin, 52, okay siya. Hindi siya lumagpas, mababa siya sa 54. So, kailangan 4 ang ilagay natin. Itapat natin, since 2 digit yan, ito dito dapat ilagay mo sa pangalawang digit din. Yan. 4. Okay? So, 4 times 13 is 52. Minus, subtract mo. So, 4 minus 2 is 2. Okay? 2 divide 13 cannot be. So, bring down 1. Itong si decimal, iakit natin yan dyan. Okay? Kung saan nakalagay yung decimal, dapat naka-align siya. And then, 21 divide 3. So, pag 2, 26 na siya. So, 1 lang siya dapat. 1. 1 times 13, 13. Subtract. Ito magiging 11. Ito magiging 1. Okay? Baro lang tayo sa nang dito sa 2 ng 1. And then 11 divide 11 minus 3 is 8, tama? 0 1 minus 1 is 0. So add tayo ng 0 kasi kana 8 divide 13 is cannot be, so add 0, bring down 0. So 80 divide 13 sa 4, 52 lang. So, maghanap na naman tayo ulit ng number para exact 80 or less than 80, but not more than 80. 13 times 5, for example, 5. So, 3 times 5 is 15, carry 1. 5 times 1 is 5 plus 1 is 6, so 65 lang. How about 13 times 6. Okay, 6 times 3 is 18. Carry 1. 6 times 1 is 6 plus 1,
7. 78. So, since na malapit na siya, pag nag-add pa tayo ng 13, isusubra na siya. So, 78 lang siya, less than 80. So, ang kukuhain natin na number is 6. So, ilagay natin si 6 dito. And then, mumultiply natin sa 13 is equal to 78. Okay? And then, subtract. Ito magiging 7. Ito magiging 10. Okay? 10 divide natin minus 8 is 2. Okay? Dagdag tayo ng 0. Add 0. 20. 20 divide 13 is 1. Okay? 1 to 13. And then, subtract. Ito magiging 10. Ito magiging 1. 10 divide 3. 10 minus 3 is 7. Since 7 divide 3 is cannot be, dagdag naman tayo ulit ng 0. So, bring down 0, 70. Sa kanina, sa 5, pag multiply natin 5 is 65. So, ito, pag 6, sobra na siya. So, 5 yung ilagay natin dito. Okay? So, maganda din may maganito ka para pag sa sunod mga ano, makikita mo na agad, ay, ito yung na-compute ko na number na dapat i-multiply. Diyan, madali na lang. Okay? So, multiply 5 times 13 is 65. Okay? So, cannot be, ito magiging 6, ito magiging 10. 10 divide, 10 minus 5, 10 minus 5 is 5. So, ganun, paulit-ulit na lang siya. Ganun din. So, pwedeng hanggang dito lang tayo. So, ang sagot natin dito is 4.1615. Ulit-ulit na lang yan. Walang katapusang digit. So, pwedeng hanggang dito lang kasi mahaba na masyado kung kukumputin pa natin yung buong ano niya. So, pwede na yan. Ito yung sagot natin. Okay, sa number 4. Number 4 natin, ganun pa din ang process natin. Ito yung sa labas, ito naman yung sa ilalim niya. So, 0.3 divide 9.6. Okay, since may point dito sa labas, move ulit tayo. So, ito magiging 0.3 divide. Ito, nag-move tayo ng 1 place dito. Move din tayo ng 1 place to the right. So, ito magiging 96. Okay? Dito na yung point niya. Okay, 3. 9 divided 3 is 3. 3 times 3 is 9. Subtract 0. Bring down 6. 6 divided 3 is 2. 2 times 3 is 6. Subtract ito is 0. So, ibig sabihin, ang sagot natin dito is 32. So, it is, this number 4 is the, ang sagot natin is 32. Paalala, so, pag ganitong situation ang binigay, hindi pa nakaganito, so, gawin mo munang ganito. And then, pangalawang step is imumove mo yung decimal places to the right para maging whole number yung sa labas. Ay, at saka, pag nang-move ka dito, kung ilang place yung, ilang basis ka nang-move dito sa labas, dapat ganun din ang pag-move mo sa, ganun din. Kung tatlo dito, tatlo din dito. Okay? So, hindi madali ang division sa decimals pag nagdi-divide. Hindi madali. Baka sabihin nyo na madali lang. Hindi, kasi nakakalito din minsan. Okay? So, ang importante lang alam nyo yung process kung paano gawin. Okay, sana may natutunan kayo sa short video na to. Maraming salamat sa mga subscriber na nag-subscribe sa akin. So, sa mga baguhan lang dyan, subscribe naman kayo dyan.
Okay, maraming salamat.